Humihirit ang ilang jeepney drivers sa LTO na pag-aralan pa ang umiiral na no-release policy. Samantala, umabot na sa 130 ang bilang ng mga nahuling kolorum na sasakyan sa Calabarzon itong Hunyo. Ayon yan sa ahensya. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul. Isa lang mo sa impormasyon ng LTO Calabarzon, itong mga sasakyan daw na na-impound, nahuli o hindi na kinuha ng mga may-ari o ng operator, ito raw ay ipapa-auction na ng ahensya. Kahit pa raw ihirit ng ilang tsuper ng tricycle at jeep na bigyang panahon pa na pag-aralan ng umiiral ngayon ang no-release policy ng LTO, wala na raw silang magagawa. Batay sa polisiya, dapat kumuha ng court order sa kada mahuhuling kolorum na sasakyan bago ito mailabas. Mahabang proseso nga yun. Ganun niya, pag-aaralan nga yun. Kawawa may sasakyan. Kaya nga lang, ang kanilang pagbiyahe ay sala sa sasakawan. Nitong Hunyo, mahigit 130 ang mga kolorum na iba-ibang sasakyan ang nahuli na ng ahensya sa Calabarzon Region. Seryoso raw ang ahensya sa implementasyon. Mas relentless lang yung ating operation against the kolorum sa Calabarzon. Pero mas focused po tayo doon sa unregistered na mas malaki yung bilang. For the month of June, baka 5,000 plus po tayo dito sa Calabarzon. Bukod sa 50,000 pesos na penalty, may 30 araw pang pagkaka-impound ng sasakyan. May 2 raw proseso ang pagdaraanan ng kolorum na sasakyan bago ito ma-release. May administrative, may criminal. For example, yung court, sinabi niya hindi siya kolorum, hindi na-meet yung qualification sa criminal liability. So, i-release niya, ano pa lang yun, sa criminal aspect. Pero sa administrative, protest sila o mag-motion for recon. Ayon sa LTO, ipinapo-auction nila ang mga nahuhuling sasakyan na hindi na nakukuha pa sa kanilang tanggapan. Ace, kaya naman yung paalala ng LTO Calabarzon, para iwas huli yung sasakyan, huwag nang ilabas yan o ibiyahe kung wala rin lamang prangkisa o kaakulang papeles. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez.